Kumusta na naman? Welcome back na naman sa ating YouTube ng bayan. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-uusap tayo tungkol sa akin. Yes, tama ka dyan. Ipapakilala ko kung sino ba talaga ako at sasabihin ko ano mga paborito ko, ano mga hobbies ko, ano mga gusto kong ginagawa araw-araw, etc. So, simulan na natin. So, ang tunay kong pangalan mga quiz ay Jade Ranzel Navelgas. So, hindi ko alam kung bakit pinangalan sa akin Jade, bakit may Ranzel. Wala kaming idea. Tinanong ko, wala din silang idea kung bakit. Basta daw yun. Yun yung pinangalan sa akin. So, sag-search ako, yung Jade, isang bato. Yan, uri ng bato. Nakalimutan ko na yung meaning, basta uri siya ng bato. So, syempre, hindi naman yung bato, di ba? So, basta yun yung pangalan ko, and ito tayo magagawa. So, next, ano bang nickname ko? Ano bang tawag nila sa akin dito sa bahay? So, ang tawag nila sa akin dito ay Kong Kong. Nakakayak lang kasi ang layo sa pangalan ko, di ba? Kong Kong tas Jade, my God. Buong buhay ko nagtaka ako bakit paano sige paano nagawa yung Kong Kong. Eh Jade yung pangalan ko. May letter K ba doon? Yun yung matagal tanong sa akin. May letter K ba sa pangalan ko? Diba? Masakit. Masakit sa damdamin yung Kong Kong pero lang sa pangalan ko. Sorry guys, sorry. Pero meaning nyo, ganun din ito. Ganun yung karamihan, palayo nila, malayo sa pangalan nila. Siyempre, yung iba nagtataka bakit ganun, bakit ganyan. Wala tayo magagawa, yun yung binigay sa atin. And yun yung masakit doon, diba? So next, anong mga paborito ko? So mag-search tayo sa color. My favorite is scarlet, sky blue. Lahat ng light colors, paborito ko. Yes, tama, light colors. Then, sa pagkain naman, medyo mapili. Hindi ako mayaman, pero wala, iwan ko. Ba't mapili yung palasa ko? Bakit? Pag nakita ko. Yung lasa niyan, oh my God. Ba't yun yung itsura niyan, di ba? Sa itsura pa lang, parang ayoko na kainin pag hindi familiar sa akin yung food. Oo, tenes. Di ba? Sabihin nyo na maarte, pero may mga ganong tao, di ba? Aminin mo, minsan ganon ka din, di ba? So, ang paborito kong pagkain, number one, adobo. Yan. Specialty ko, adobo. Sinigang. And, nilalo ng baboy or baka. Diba? Then, ano pa ba? Mga prito, isda, talom, mga pritong gulay. Eh, isa lang na pinipritong gulay. Isa lang ba? Kasi alam ko, piniprito lang ano eh. Talong, di ba? Talong. Tama. So, basta yung talong, paborito ko talong, lalo na pag ginaluan mo ng toyo, tapos yung talaman, sige, tigaan mo, tapos sili. Wow! Wow! Di ba? So, yan. Favorite na pagkain. Yun. Gulay, tapos prutas, favorite na prutas. Actually, lahat naman kayo nakakain yung prutas, pero mas paborito ko saging. Hindi ako unggoy ha, pero paborito ko saging. Oo, judge ka na, judge ka agad eh. Pag saging, unggoy agad. Diba? Oo. So, pag kumain ka na saging, unggoy ka. Diba? So, yun, diba? Mukha akong unggoy, pero hindi ako unggoy, te. Ha? Kung ano yun yan, ha? Go. Then, next favorite, favorite mga pwedeng paborito. Paboritong pasyalan. Yeah, sige, paboritong pasyalan. Normal lang naman kung mahilig kang pumunta sa mall, di ba? Lahat naman pumunta sa mall. Aminin natin yan, lahat pumunta sa mall. Pero mas maganda yung gusto kong paborito ko talaga pasyalan. Okay. So, ang paborito ko talaga pasyalan. So, ulit tayo. Ang paborito pasyalan. Ang paborito pasyalan. So, eto na. Nasasabihin ko na. Ang paborito ko pasyalan is
siguro ano, mall talaga mo. Wala maisip, mall talaga. Kasi di ba naman ang nakakarap sa ibang mga pasyalan yung magaganda. First, napuntaan ko lang Enchanted or Luneta Park yun. Hindi nyo na itatanong sa field trip pa yun, di ba? Tagal-tagal na nun, field trip pa. Kung di pa mag-field trip, di ko pa mapupuntahan yun. Yeah. It's okay guys, kasi nakikigit yun. Sorry na. So yeah, next. May hobbies, mga gusto kong ginagawa. So, mga gusto kong ginagawa. Actually, mahilig ako sumayo. Yes. Oh. Bawang sample ha. So, yan. Basta mahilig ako sumayaw, mahilig akong gumawa ng tula. Siyempre, mahilig din ako sa music. Mahilig akong kumanta. Hindi ko sinasabi maganda yung boses ko, pero... Nadala lang. So, yun nga. Magaling akong kumanta. Ay, hindi. Magaling kumanta. Mahilig akong kumanta. Yes. Then, minsan, comment lang kayo kung anong gusto nyong i-cover kong kanta. Cover kanta. Basta huwag kayo magagalit, ha? Huwag napakinggan nyo, baka patayin nyo agad. Panoorin nyo pa din, di ba? So, next, mahilig ako mag-drawing. Yan, drawing. So, lahat naman magaling marunong mag-drawing, pero syempre, wala, mahilig talaga akong mag-drawing. The explanation, mahilig akong mag-drawing. So next, mahilig akong manood ng mga nakakatawa. Mga nakakatawang palabas. Yan. Yung palabas si Vice, palabas si Babalu, palabas ni Dolphy. Yan, lahat ng komedyante, parang iba. Mga gig nila sa YouTube, pinapanood ko yan. Ginagaya ko minsan. So syempre, hindi naman gayang-gaya. Basta, yun, din naging idolize ko yung isang komedyante pag napapanood ko yung magaling siya magbato ng punchline. Diba? Siyempre, ang idol ko talaga si Vice talaga. Yes. Nag-iisa, Vice ganda. Yes, then, ang paboritong damit. Yan. Paborito ko talaga ang damit, yung round neck, yung close neck, yung sarado dito, sasakalin ka. Ba, masikip ng ganyan. Yan. Basta yung ganito. Yan. Turtle neck. Then, mahilig din ako sa V-neck. Yan. Mahilig ako sa mga puti, sa itim, mga light colors na babagay sa balat ko. Yes. So, next, motto in life. So, naniniwala ko yung motto ko is, keep up the grass. Yes. Keep up the grass. Char. So, hindi. Ito talaga. Ano ba magandang motto? Kasi luma na yun na yung time school. With watching... inisip mo. Watching comedies, watching movies. Yes. Yan. Pero ang totoo talaga, naniniwala din ng mga time school. Yes. Mahalaga ang oras, di ba? Dapat natin pahalaga ng oras dahil mamiss ka lang ng oras, marami nang nawawala sa'yo, marami nang hindi mo nagawa. Pag isang oras nga lang mamiss mo, di ba? Marami nang nangyari, marami ka nang hindi nagawa. So, favorite subject sa school? So, favorite subject ko, recess and uwian. Yan. Magaling magturo yung teacher ko recess and uwian. Oo. So, tuturuan nila kumain, paano umuwi, kung paano mag-pack up ng mga gamit, yan. Paborito ko subject, yan. Char. So, ito talaga paborito ko subject. Math, Filipino, and GMRC. Yan, nahihirap, diba? Minsan nga sa GMRC, nakaka-perfect ako. Minsan, isa lang mali ko, diba? Pero ang hirap nga, te. Minsan dalawa tamang sagot doon. Kunyari, may napulot kang pera, ano ang gagawin mo? A, ibubulsa. B, ibabalik sa may-ari. C, hayaan na lang. D, wala sa nabanggit.
Diba? Dalawa yung tamang sagot doon, A and B. A, ibubulsa ko. B or ibabalik ko sa may-ari. Diba? So, ang sagot ko doon, A, ibubulsa ko. Siyempre, nakakita ko yan. Hinahanapin ko pa yung may-ari. Char! So, hindi. Ang sagot talaga doon, B, ibalik natin sa may-ari. Kasi, siyempre, bilang tayo yung maka-Diyos. Ah, maka-Diyos. Bilang tayo ay naniniwala sa Diyos at kailangan natin maging mabuting tao sa kapwa natin tao. Siyempre, ibalik mo hindi sa'yo. Diba? Do your best para maibalik mo yun. Kung wala naman, kung hindi mo talaga mabalik, wala tayong magawa. Sa'yo na yan. Swerte mo. Ano ang paboritong ginagawa sa school? Yan. Magandang tatang. Magandang topic yan, ang paboritong ginagawa sa school. Mas magandang ano, madalas yung ginagawa sa school, matulog, yan. Lahat tayo, siyempre minimum, lahat tayo, natutulog tayo sa school, di ba? Kahit nagtuturo yung teacher, di ba? Lalo na pag-boring. Yung kala mo nagdadasal yung teacher mo, yung walang kabuhay-buhay, di ba? Yung teacher namin ganyan. Teacher namin sa saan ba yun? Ayun, hypothesis. Ay, hindi, hypothesis. Sa, basta para siya math din. Oo, tapos parang, ang boring-boring niya, promise. Ano, di ko siya may mention, siyempre, shout out, swerte. Oo, di ba? So, Charles, siyempre, naging teacher mo pa rin, maging proud ka. Pero, aminin ko, boring talaga. Minsan, yung iba classmate ko, natutulog, di ba? Sisigaw siya. Hoy. O, oh, diba? Saya, diba? Ganun siya sumigaw. Okay. So, next. So, marami pa pwedeng gawin sa school eh. Matulog, kumain, makipagkwentuhan. O, oh, diba? Masarap kayo makipagkwentuhan. Ako. Pag ako nakatabi mo ako sa school, wala kang matututunan. Tama ka dyan. Wala kang matututunan sa akin. Kikwentuhan ka din ang kikwentuhan. Kahit saan, kahit anong pagkwentuhan natin, kikwentuhan kita. Kahit magalit ka, kikwentuhan kita. Oo. Pero syempre, minsan nakikinig naman ako. Minsan lang, syempre. Mas madalas pa rin may pagkwentuhan. So, yun. So, next, ano pa ginagawa natin sa school? Cellphone. Okay. Aminin mo, cellphone ka rin sa school. Diba? Oo. Minsan, kasi lalaro kami sa iba nga, ginagawa pang salamin yun, di ba? Yung cellphone. Mag-make up, pag-bubuldo, gagawin cellphone. Yung ano, yung camera. Pak. Pag dito, pak. O, oh, ganyan, ah. Di ba? O. Oh, ginawa mo yun minsan, di ba? O. Oh, kaminin mo, ginawa mo yun. So, ano pa bang gawin din ngayon sa school? Yung maayos ba? Parang wala naman magawa kong maayos sa school. Char! Hindi. Siyempre nakinig talaga ako, promise. Naginginig naman ako. Pinakamaayos kong nagawa ko sa school. Yung mga binog, yung nagpapadrawing sa akin, nagdodrawing. Pinapadrawingan ako ng mga kung ano-ano, di ba? Nagpipayboard, drawingan ko daw sila, di ba? Siyempre para sa akin, classmate ko, dodrawingan ko, pero 20. Char! Hindi. Hindi lang po akong bayan. Siyempre, ano? Gagawin business sa school, tulong mo na yun, o. Sa mga hindi kayang iguhit ng isang bagay, guhitan mo, diba? Lagyan mo na lang, guhit, o, diba? So, tuwa-tuwa na sila, o. Kahit walang bayad, diba? Basta libre ka na sa recess, okay na sa akin, o. So, next, ano ba bang pwedeng gawin sa school? I think, wala na, o. Kasi puro kalokohan lang naman ginagawa ko sa school dati. Dati, ah, hindi na yun, o. Dati, pero ngayon, madalas na lang kung gumawa ng kalokohan mo. Minsan na, syempre, kailangan mo na rin makinig. Maraming kailangan mo na rin matutunan na